So, ayan, pakita natin muna ito. Ito po yung aming garahe. Ayan, dito po nakapark yung aming coachy. So, tara na po. Tara, go! Hey guys! What's up? Welcome back to my channel. So ngayon, nandito tayo sa Bulacan. Nag-iisip kasi ako kung anong gagawin ko sa mga susunod na vlogs ko. Sa tingin ko mag-challenge ako. Pero ayun nga, ngayon sisimulan natin yan sa house tour. Kaya halay na kayo. So hindi ko kasi alam kung anong taon pinagawa tong bahay na to. Pero ang alam ko pinagawa namin to pagkatapos kong manalo sa Star Circle Kid Quest. So ito, dito namin lagi yung mga napanalunan ko. Papakita ko sa inyo yung court kung saan kami nagbabasketball. Ayan, si Kuya. Hi, Kuya! Ayan, dyan po kami nagbabasketball. Di mainit, tapos sobrang hangin. So, pasok na po tayo in 3, 2, 1. Charing. Ayan, kailangan ng full transition. Dito na tayo sa loob ng bahay. Dyan tayo galing sa labas kanina. Pagpasok na pagpasok, ayan, dito po mauupo ang mga bisita. Meron po tayong hagdanan dito. At mamaya akit po tayo dyan. Pero sa ngayon, pasok muna tayo sa aking kwarto na hindi ko na kwarto. Pero kwarto ko na hindi ko na nga kwarto. So, ito na. Ito po ang aking pink room na hindi na po ako dito natutulog. Kasi dito na po natutulog yung mommy at daddy ko. Dahil sabi ko noon, ayoko matulog mag-isa. Gusto ko kasama ko mga kapatid ko. Kaya ayun, dito rin ako nagbibihes. Dahil nandito rin yung mga sapatos ko. Pambahay, mga cap ko, ayan. Nandito rin yung mga relo ko, ayan, nandyan. Tapos ito po si Sherlyn, nung bata pa. Tapos share ko lang. Kasi baka nagugulat kayo lately, naghihikaw ako, ganyan. Ito. Bigay ni ate man. So, kaya ako naghihikaw, nauubliga ako. Tsaka para matuwa naman yung nanay ko. Pakita ko sa inyo yung blower ko. Binablower ko na yung bangs ko lately. Kulay pink din para sa pink room. Tapos, maleta ko pang taping. Nandito rin po nakalagay. Itong dalawa. Ayan din po si Charlene. Ayan din po yung pangalan ko. Ayan din po ako. Ayan sila mami. Tapos ito rin pala. Ayan o, oh, Princess Sarah. So, uso kasi yun dati, yung mga mug na may mukha mo. So, ito, sobrang memorable nitong pula na yan. Kasi, yan yung parang stuffed toy ko sa end ng SEQ. Nahihingan naman ako magsalita. Ito po yung mga ano, yung mga Vans collection ko po. Tapos ito rin nakita nyo. Baka kanina nakita nyo meron din dito. Kasi ipapapalit ko yung size. Bago pala tayo lumabas, ito may CR din dito. Dito ako naliligo dati. So ayan, papasok po tayo sa aking study room. In 3, 2, 1. Let's bolt in. Charot. Ito na. So ayan, dito ko ginawa yung Blackpink merch vlog ko. Ayan. Kita nyo naman. Pero kung hindi nyo pa napapanood yan, sana panoorin nyo. Lalagay ko yung link down below. So, dito ako nag-aaral. Dito po. Tapos, pinabili ko talaga to para sa study room ko. Para pag inaantok ako, dito ako matutulog. Tapos, ito yung mga libro na kinolek ko. Mga libro na nabasa ko na. Pero yung iba, hindi ko pa rin nababasa. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito po yung aking first guitar ever. Dito po ako natuto mag-gitara at sobrang nakakatuwa kasi ang lambot-lambot talaga nito. At hanggang ngayon, ginagamit ko pa din siya kahit medyo maalikabok na. Ito yung ano ko, dito ko tinatago yung ano ko, yung mga merch ko. Ayan. Ayan siya guys. Lightstick, yung Pildes Love album, box ng lightstick, tsaka yung Billboard magazines. What's up? Papasok na tayo sa kwarto kung saan ako natutulog. Kung saan kami natutulog. Huwag kayo magbibigla akong magulo dahil may dalawa akong kasama na lalaki sa loob ng kwarto. Sinasabi ko na nga, abe. O, diba guys? Sobrang gulo. O, may nakahang pa na damit. Yun yung gitara ko. Bago ako mag-explain, ayusin ko muna yung kwarto nila. Yung side nila. Kasi yung akin ayos naman. Yung side lang talaga nila. So yes guys, ako ang nag-ayos niyan.
Nakakahingal din, ano? Pero ayun nga, inayos ko. Dito natutulog ang kuya ko at saka si Clark. Diyan po. Tapos ako po sa taas. Double deck kami. Yun nga, di ba sabi ko sa inyo kanina, ginawa ng paraan ng tatay ko para magsama-sama kami tatlo. Tapos ito, ginawa talaga ito ng tatay ko. Sobrang galing. At sobrang bilis lang. Mga siguro 3 months lang o 2 months lang niya ginawa ng siya lang. Siya nagputol, siya nagkabit, siya nagpintura. Kaya sobrang galing ng daddy ko. Tapos share ko lang. Flex ko lang yung bagong TV namin. Na sobrang ganda. Dito ko natapos yung Money Heist. Grabe guys, sobrang laki niya, 70 inches, 4K, Android TV from Sharp. Tapos ayun, kinabit lang namin agad yung cable para makapanood. At saka puro Netflix lang halos kami dyan. Dito ko nilagay yung keyboard ko, binili ko to 2 years ago. Pero ayun, hindi naman ako super galing pero nag-aaral ako. Kasi dati nung nasa praise and worship team pa ako sa school, nag-keyboard ako. Yan. So, wala na po tayong sample kasi wala na po tayong oras. Paakit na po tayo. Dito na po tayo sa taas. Dito po ako nagte-treadmill before. Pero ngayon sa gym na. Tapos ito po yung mga gamit ko. Mga damit na sinusuot ko pag umaalis ako. Meron din dito. Tapos ayan yung mga dating-dati pa to. Grabe, sa children's party may nag-drawing. Tapos ito din, picture ko ng bata. Si Kali at si Lily. Maglalakad na po tayo. Papasok sa kwarto ng kuya ko. Tingnan nyo ah. Tingnan nyo guys. Ang gulo rin. Diba? Yan po ang kwarto ng kuya ko na kung saan sila naglalaro ng PS4. Ito yung mga games nila. Ayan yung mga nabili nilang games. Na alam nila pagswelduhan na. Pagsasweldo na ako. Dahil hihilahin na nila ako sa mga kanyari Toy Kingdom, Toys R Us. Tapos hold upin na ako na parang sabihin nila, ano, pag-iipunan daw nila, ganun. Pero biglang magpapabili na pala ng bala sa akin. Kaya ayun, mahal din eh. Medyo mahal din eh. Maano rin eh, masakit rin siya sa banks. Ayan, papa na tayo guys. Pupunta na tayo sa aming kitchen. So may ipapakita po ba ako wala. Ito yung mga binili lang nila sa ano. Sa SNR pang regalo kasi diba malapit na magpasko. Whenever I see you. Nandun na tayo. Diyan po yung CR namin na baka nagtataka kayo walang pinto. Kasi nung bata ako, sinipa ako yung pinto na nakalock kasi naasar ko yung kuya ko. Kaya ayan ngayon, wala pong pinto yung CR namin. Ito yung aming ref. There you go. Ito po yung ref namin. Medyo ano po siya, punong-puno po siya ngayon. Masikip nga kasi, kaka-SNR lang nila mami tsaka nila daddy. So ayan, nandito na po tayo sa aming kitchen. Ito po yung labas. Ayan po, dito po nagluluto si mami. Yung nakahiwalay kasi itong kitchen namin. Tapos dito rin kami kumakain. Ayan po, dyan po. Ayan, yung ulam for today. Yung request mo, ayan. Uy! Ulang yan. Tapos yung iba, mga ano, ibang klaseng hipon yun. Sarap daw hipon. Medyo nasa ano si mama, nililinis niya kasi yung kitchen, kaya medyo naabutan natin siya. Ayan, oh. Si mama din ang naglilinis. Kami ang naglilinis ng bahay, actually, kaming dalawa. Pero wala kaming katulong. Yes, wala kaming katulong. Wala kaming helper, kaya kami ang naglilinis ng sarili naming bahay. Para matuto. Punto sa gawaing bahay. Ngayon, pupunta na tayo dun sa mushroom house naman ni daddy. So, ganito po kalaki yung space namin dito. Dahil ano nga ito eh, San Pedro compound to. Tapos, dito kami nagiinuman ba? Pag ano, umiinom na talaga ako kasi 20 na ako guys. Legal na. Nasa legal age na ako, pwede na ako uminom. Dito po sa kubo na to, dito po kami nagse-celebrate. Nagiinuman ng mga pinsan ko pag may mga okasyon, may birthday. Siya ba nakakatawa kasi tayo? Ang hangin-hangin lang dito sa akin. Kung nagtataka kayo, ano yung nandito sa side na to? Ito po ay ilog. Yan po, ilog po yan. Ngayon, papasok ko tayo sa mushroom house ng tatay ko. Dito na po tayo. Hindi ko alam kung saan ang entrada. Ngayon ka lang kasi makakapasok dito. Kasi bawal daw dito pag madumi. Kailangan daw super linis. Ito po yung mga harvest po. Wow! Amazing! Hello. Pwede ako makagubing? Yan po yung mga, ayun, mushroom man. Ito yung bungang... Ayan, ganyan pala ang bunga. Oh
Malaki ito pa dito. Kaya kahit harvest lang. Sana malalaki nakita nyo. Siglalaki na. Malamitan mo yung isin mo yung mga bunga. Ayun, ito pala yung hina-harvest. Maliliit pa lang. Maliliit pa lang siya. Parang lumalabas siya dito. Oo. Ano yan? Mamayang hapon yan, malalaki na yan. So ngayon lang kasi rin ako nakapasok dito dahil nga kailangan malinis, tapos nakamask ka. Pero dahil mabilis lang naman tayo, pwede nang hindi magmask. So lalabas na po tayo ulit sa mushroom house ni Dad. Ayan, pakita ulit namin sa inyo yung mga bunga. So ganyan po yan kalaki. Ayang kilo to da? Ano lang to, 2 kilo kalahati. Kanina nakaharvest na kami ng 5 kilo. Kaya nung mga nakaraan, puro mushroom yung ulam namin. Kasi yung mga, kunyari, yung mga sobrang maliliit na naharvest, yun yung kinakain namin. Tapos nag-experiment kami ng mushroom patty, mga ganyan, crispy mushroom, tinatry namin. Pero kung gusto nyo umorder, mag-comment lang kayo sa comment box down below. Tapos sasabihin ko sa daddy ko na o-order kayo sa amin. Tapos pwede nyo pa ako makita. Thank you daw. Nagsisimula pa lang kasi yung mushroom business niya ni daddy. So guys, tulungan natin siya. So yun guys, thank you so much for watching this video. Sana ay nag-enjoy kayo sa house tour. Yun lang naman, sobrang simple lang naman ang bahay namin at pasensya na kung medyo magulo yung ibang parts. Pero ayun nga guys, sana ay nag-enjoy kayo. Kagayang sabi ko kanina, pag gusto nyo umorder ng mushroom sa amin, sabihin nyo lang, mag-comment lang kayo down below. At sana panoorin nyo rin yung ibang videos ko sa mga unang beses pa lang na naka-discover po dito sa channel ko. Hello po, welcome po sa aking channel. At sa mga bumabalik at nanonood lagi tuwing nag-upload ako, maraming salamat dahil yun nga, nakuha natin ang Silver Play Button award ko from YouTube. Maraming salamat po. Like I said, nung nagpasalamat ako nung nag-radio tour kami ni Zach para sa pusong naliligaw, sabi ko, hindi naman ako makakakuha ng ganong award kung hindi kayo nag-subscribe sa channel ko. So, mag-comment lang kayo down below. Sana mag-request kayo ng challenge. Mag-suggest kayo kasi medyo wala akong alam kung ano man dapat ko gawin. So, ayun nga guys, like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Peace out, Jeline. Bye-bye!